Kamusta mga tol? Eto na request nyo oh. Eh no, dami nag-request dito kay Mr. Triple Lason. Este Triple Double. Banata na natin yan. Umanda na kayo. Kapon ng kadiliman. Tol. Russell Westbrook. Oo nga pala. Russell Westbrook. Eto na. Si Russell Westbrook na siguro ang player na maraming fans ang hindi nakakaunawa dun sa laro niya. Stat padder ba talaga tong si Westbrook? O legit na Mr. Triple Double? Effective ba talaga siya? O Lason talaga siya sa team? Kaya nang i-breakdown natin ngayon. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat. Averages muna tayo, 21.9 points, 11.3 rebounds, highest niya yan sa buong karir niya. 11.3 assists, highest niya rin sa karir niya. 0.4 blocks, 1.4 steals, 44.4% sa field goal, 31.2% naman sa 3 points, 64% lang sa free throw, at 4.9 turnovers per game. At take note mga tol ha, 33 triple doubles this season, top yan sa buong NBA ngayong season. Etong nakaraang 24 na laro ng Wizards, 20 doon, triple-double itong si Westbrook. Hanip naman! Tapos yung dalawa pa nga, muntik pa magka-triple-double. Yung laban nila sa Golden State Warriors, April 22 to ha, 14 points, 20 rebounds, 10 assists at 9 turnovers. Sa Detroit naman, April 2, 16 points, 11 rebounds, 12 assists at 9 turnovers din. O diba? Science, quadruple-double na sana eh. At lately, naghahalimaw talaga itong si Westbrook mga tol. Laban sa Indiana, nitong May 3 lang, 14 points, 21 rebounds, 24 assists. Parehong career high yan sa rebounds at assists niya. Last 3 games niya totals ha, 57 points, 50 rebounds, 58 assists. Grabe conception naman yan. Chat niya, ayan oh, grabe diba? Kulang na lang, kulayan mo yung buong half court oh. Pero at isang napakalaking pero, yung shooting niya kasi, yung kapuna-puna dito eh. Ganito yan eh, sa mid-range, yung 15 feet palayo hanggang sa may 3 points, diba? 100 out of 258 sa dyan, 38.7%. Mababa yan mga tol, league average dyan, 40.5% eh. Doon sa medyo malapit, mga 8 to 14 feet, 59 out of 162 siya, 36.4%. Ang baba nyan mga tol, malapit na yan eh. League average dyan, mga 43%. For comparison lang mga tol ha, sa previous video natin, diba? Si Megastar, dyan sa pwesto na yan, 53.4%. Eh si Westbrook, 36.4% lang, ang baba eh. At doon sa loob, 266 out of 473 siya doon, 56.2%. Medyo okay-okay na, league average dyan, 58.3%. At sa 3 points naman, 31.2%. League average, 36.6% eh. Ang mabigat pa dyan, 18.8 field goal attempts siya per game. Pang-13 yan sa buong NBA. Dapat ata pag ganyan medyo malas ka, di ba? Mas mabuti pa maghilamos ka muna eh. Tapos mag-subscribe ka na. Tapos boss, buhasan mo yung tira mo. Malas ka na nga eh. So dito muna tayo sa unang Lason, sa 3 points. Alam na mga NBA teams na hindi consistent na 3 pointer itong si Westbrook, di ba? 31.2% lang eh, mababa talaga yan. Sa karir niya, halos ganyan din siya eh, 30.5% lang. So yung ibang mga NBA teams mga tol, tina-challenge talaga nilang tumira si Westbrook sa 3. Ayaw nga nila bantayan man lang eh oh. Yung tao ni Westbrook palaging tumutulong doon sa mga drives. Tapos every time ikikikot kay Westbrook ang bola, pinapatira lang talaga nila. Ayan o, tingnan nyo, yung follow through andun pa rin o, mintis na yan ha. Wala nang magagawa yung follow through mo tol, sa blind na yan, ano ba yan, may piksa ka sa kilig-kilig ka, ayaw mo ba? O tingnan nyo yan, yung tao ni Westbrook diba, talagang walang pakialam kay Westbrook o, nasa 3 si Westbrook, wide open tuloy yan, tungkab naman. So yung mga kontrabida, palagi na lang nilang iniiwan si Westbrook para tumulong ngayon doon sa ilalim. Kasi kahit pabayaan mo naman yan, tulad niya, wide open na naman no, tungkab na naman. So medyo matindi tong Lason na to kasi nakakapandaya yung depensa eh. Tulad niya ni Patay Gutom o, iniwan si Westbrook para tumulong kay Bill, pinasa tuloy kay Westbrook. Tinitigan lang ni Patay Gutom, tira mo tol! Ayan, tungkab na naman! Ang problema kasi rito, para kang liability sa opensa, di ba? Tapos yung tao mo, lagi nakakatulong lang sa iba. So hindi lang ikaw yung apektado nito eh, pati yung buong team apektado rin kasi palagi ka lang nilang iiwanan para i-challenge ka tumira sa 3. So ano ngayon ang pangontra dyan sa Lason number 1? Actually mga tol, yung 31.2% niya sa 3 points, not so bad naman yan eh. Inconsistent lang talaga. May mga time, 3 out of 4 siya sa 3. May mga time, 0 out of 5 naman. So ano ngayon gagawin mo? Ay ano pa, hindi mag-practice ka, di ba? Hindi ka naman siguro katulad ko, may planchahin pa, manonood pa ng K-drama. Hindi mo naman siguro kailangan mamlancha, no? Kasi ang kalimitan, ginagawa mo na sa buhay, mag-basketball, di ba? O yun, meron ka pang time magtikol, eh mag-practice. Take it as a challenge, minamalit ka ng depensa, oh. Eh di pakita mo na kailangan ka rin nilang irespeto, kaya mag-practice ka ng gusto sa 3 points. Eto si Westbrook, syempre, hindi ko naman nakikita kung nagpa-practice siya, di ba? Pero since tira pa rin siya ng tira sa 3 points, palamang naman nagpa-practice siya, hindi lang talaga nag-i-improve. Isa pang pwede niyang gawin, eh huwag siyang tumambay sa 3 points. At the time na nanadaya yung tao niya, pwede siyang kumat bigla na dating ginagawa ni LeBron sa Miami kapag dumadrive itong si Wade. Pero never ko nakitang
ginawa ni Westbrook yan dito sa Wizards. O kaya kaysa itira mo sa 3 points, kung hindi ka naman magaling doon, gayahin mo na lang to si Taguro. Panoorin niyo yung video natin kay Taguro mga tol. Ang ginagawa niya, yung space na binibigay sa kanya, ginagamit niya ngayon yung pambuelo kagaya niya, no? Nakakabuelo si Westbrook kasi malaki yung space eh. Pero si Westbrook, hindi naman niya kasing lakas ng spiritual na kapangyarihan ni Taguro kung sumalaksak. Pero mas mabilis naman siya kay Taguro at talagang parang taing-tain na yan kung tumakbo. Pero syempre, hindi na kasing lakas ng dati nung mamapo siya sa Oklahoma, di ba? Kahit sino, iniiwanan tapos tinatalunan lang eh. Pero mabilis pa rin naman siya sa mga drives. So tingin ko, mas dapat gamitin niya yung bilis niya para sumalaksak kaysa yung mga biglang titira na lang siya sa 3 points na hindi naman siya sure ball. Dito naman tayo sa lesson number 2, yung under the screen yung depensa. Common sense na dapat to mga tol sa mga nagbasketball ha. Pero syempre, yung common sense naman hindi naman talaga common sa lahat. Tao lang tayo eh. Ibig sabihin, mas worried ang depensa sa salaksak niya kaysa dun sa mga outside shooting niya. Kaya nag-under the screen tuloy sila para akitin kang tumira sa labas. At the same time, kung dadrive siya, mas makakasabay ngayon ang depensa kanya. Common na depensa na yan dun sa mga magagaling sumalaksak pero mahina naman sa labas. Tulad niya, no? Tignan nyo, saan dumaan yung depensa, di ba? Parang naglalaro lang ng itbulaga, oh. Wala man lang kay effort-effort na i-challenge yung tira. Sige, tira mo, tol. Tungkap na naman. Kahit sa bandang mid-range, nag-under the screen lang yung depensa. Ayan, oh, tira mo na, tol. Libre na yan, eh. Ayan, kalaob. So yun palagi ang ginagawang depensa dito kay Westbrook kasi syempre alam naman nila yung mga percentage ng mga player at alam nilang inconsistent din si Westbrook sa labas. Isa pa, etong laso na to mga tol, actually it takes away yung role dun sa pick and roll kasi andun siya sa ilalim eh. So paano ngayon makakaroll, diba? Hindi rin nila kailangan mag-trap defense dito kay Westbrook kasi yun nga yung gusto nila, patirahin sa labas si Westbrook eh. So walang dadaanan ngayon ng roller dyan. And tulad niya, no? Grabe, di ba? Wala talagang pakialam kay Westbrook, oh. Andun sila pareho sa roller, itinirat mo yan, maldog. Eno, kahit mid-range, o diba? Walang puwang ang roller na mag-roll. Binato na tuloy yan, tungkab na naman. So ano ngayon ang pangontra dyan sa lesson number 2? Yung sa mga 3 points sa under the screen, ganun din naman, kagaya lang kanina. Best way dyan, improve mo yung 3 points mo. Make them pay sa mga pandarayan na smartmatic sa bilangan sa depensa. Huwag portikol, nagsusugot na si Manoy, oh. Tama na yan. Practice-practice sa 3 points kapag mayroong time. Tapos huwag ka kasi magpapa-under sa asawa mo isa sa depensa. Kung mai-improve mo yung pagtira mo, syempre, hindi ka naman magiging under the saya eh. Hoy, implantsahin mo ha. Oo, mamaya-maya pagkatapos ng video. Yung sa mid-range naman, ilapit mo pa ng konti. Mas malapit, mas madali, di ba? Ayan o, ang lapit na niyan eh. Kung ako yung titira niyan, kahit pusta mo pa yung chismoso mong kapitbahay, naku, panigurado, walang aling yan. Kapos eh. Lalo na yung mga ganyan, no? Yung mga elbow jumper na lang. Matik na dapat yung mga ganyang jumpers eh. Lalo na kung nasa NBA ka na, di ba? So dito naman tayo sa laso number 3, turnovers. Nakaw, napakatinding laso nito. Top sa NBA na merong 4.9 turnovers per game. Ang daming basher ni Westbrook mga tol dahil dito eh. Puro turnovers daw eh. Kasi naman, yung ibang mga pasa ni Westbrook, talagang risky eh. Yung tipong hindi pa alam na peres nyo na magjowa na kayo. Pero habang naglalakad kayo sa kalsada, malapit doon sa bahay nila, HHWW pa rin kayo eh. Ganun ka risky. Tingnan nyo to, semi-fast break yan, di ba? Kita nyo ba itong nasa ilalim? Pagtakbo pa ng konti, nauna na siya ng konti dyan. Konting-konti lang yan. So tingnan nyo itong pasa ni Westbrook. Pinadaan niya sa balikat ni Shackle sa gitna pa ng dalawang tao. So natpik tuloy yan. Pero kahit makalusot pa yan dyan, ayon si Trent Jr. o kadikit lang nung papasahan niya, ayun, tapo ng sabaw. Eto pa, fast break na naman yan. May konting espasyo lang sa kaliwa yan, ha? Pero kapag ipinasa mo kasi dyan, medyo malayo dapat para hindi maagaw. Tulad yan, no? Muntik na maagaw eh. Pero dahil dyan, ang layo naman doon sa tatanggap. Ayun, tapo ng sabaw. Oo yan, dadrive naman daw siya dyan. Sumalaksak, nadulas, nadulas. Binato pa rin, ang lakas mo, tol. Tapo na naman ng sabaw. Eto pa, tinarap naman dito. Libre tong isang malapit, oh. Si Bill pa yan, oh. Pasa mo na, tol. Ipinasa sa malayo. Tapo ng sabaw. So ano ngayon ang kontra dyan sa laso number 3? There's a reason mga tol why si Westbrook ang number 1 sa assist this season. Kasi talagang willing siyang pumasa. Napapasobra lang ng konti minsan kagaya ng in-explain natin kanina na kahit masikip na, pinapasa pa rin niya eh. Pero ganun talaga eh, that's part of playmaking. Yung assist turnover ratio ni Westbrook mga tol, 2.3. Ibig sabihin, 2.3 assist yung nagagawa niya bago pa siya makakommit ng isang turnover. That's higher than Trae Young, higher than Papa Luka, at higher than LeBron James na kilalang mga playmaker. So ang totoo dyan, nakontra na niya yung laso na yan eh. Kasama lang talaga sa laro yung mga turnovers. Mas madalas ka mag-take ng risk para maka-assist, mas makaka-assist ka, pero syempre, mas madalas ka rin makaka-turnover. Kuno naman talaga, 'di ba? Kahit nga sa mga jowa, 'di ba? Sala sa init, sala sa lamig. Parang adobo lang eh, hindi kompleto pag walang toyo. So si Westbrook ganun rin, may topak din kagaya ng 71,000 subscribers natin. So ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na rin lalo na kung may topak ka rin. Bagay ka rito. Pero malaking bagay ngayon na maraming sureball na kakampi itong si Westbrook.
katulad niya nila Bertans, ni Bill at kanyang si Neto. Mga simpleng pasa lang sa shooter, pag nalibre na yun sa 3 points, assist na kagad yan eh. Pero yung talagang strength ni Westbrook sa assist kapag dumadrive na siya. Kasi talagang kinukuyog siya kapag dumadrive siya eh. Sa kanyang ipapasa yung bola kapag kinuyog na siya sa gitna. Kaya naman this season na yung highest assist average niya sa buong karir niya. At siya yung number 1 sa assist sa buong NBA. O dito naman tayo sa last number 4, eto yung mga alangang tira eh. Tulad yan, ang hilig-hiling niyang gawin tong fadeaway, yung parang ala Nowitzki, eh kadalasan naman sablay eh. Walang kadala-dala eh. Parang ikaw lang, diba? Inom ka ng inom, palagi naman nagagalit yung jowa mo, wala ka rin kadala-dala eh, tagay pa more. Eh paano namang hindi sasablay? Alanganin talaga, pati pwesto ng katawan habang tumitira siyang ganito, feeling Nowitzki ang puta. Pang mga shooter lang yan, tol. Practice ka muna ng shooting bago yan. Siyempre, paminsan-minsan, pumapasok rin naman yung ganyan tira niya. Sa dami ba naman binato mong bola, diba? Siyempre, meron papasok kahit paano. Tapos, tikol is life pa, kaya ang daming kapos. Dapat kasi, tol, kaliwa yung pantikol para hindi pagod yung kanan. Iwas-iwasan din bago maglaro. Ayun, tuloy, kapos is life. Nakakaya, tol, hindi naman ganyan yung mga tinuro ko sa'yo dati, ah. Dumalaw-dalaw ka minsan sa amin para matrain lang kita ulit para hindi naman tayo nakakayang ganyan. Kukutosan na kita, eh. Tapos, pati yung mga take-off ni Westbrook ngayon to, ha, ibang-iba na talaga doon sa mga dating tinuro ko sa kanya, eh. Tingnan niyo yung take-off niya dyan, no? Parang kulang sa... Ang pangit ng take-off, diba? Kaya ang baba ng lipad, eh. Yung ibang mga layup niya, ganyan, eh. Ang baba na ng release. Minsan kasi, alangan talaga yung take-off, eh. Parang hindi ganito yung naaalala ko dating Westbrook, eh. Ngayon, medyo nagmamadali mag-layup, kinalimutan na yung mga tinuro ko. Eh, ano naman ngayon ang pangontra dyan sa last number 4? Eh, marami ka namang iba pa pwedeng gawin kaysa dyan sa one-leg fadeaway na parang si Nowitzki. Ang lakas ni Westbrook sa low post, mga tol, nangangalabaw talaga yan eh. Total, kayang-kaya mo namang kalabawin yung bantay mo, eh di syempre, kalabawin mo nalang kalabawin papunta sa loob, mga ganyan, no? Tapos, dun sa mga alangan na talon, remember mga tol ha, athletic to si Westbrook eh. Maraming pagkakataon yung take-off at talon niya, talagang malakas, wear pa talaga eh. Nagkakataon lang siguro na minsan, alangan yung pwesto tapos pipilit pa rin yung tumira, kaya yun, alangan din yung balanse. Pero marami rin pagkakataon, maganda naman talaga yung take-off niya at nakakapwesta pa siya sa ere. So dito naman tayo sa laso number 5, yung pull-up jumper. Inconsistent kasi talaga itong pull-up jumper ni Westbrook. Nabanggit natin kanina, di ba? 38.7% siya dyan sa mid-range at 36.4% lang sa medyo malapit-lapit ng konti. Ang baba talaga niya eh. Pero madaling kontrahen tong laso na to. Dahil si Westbrook mga tol, actually, decent naman yung pull-up jumper niya. It's all about shot selection lang siguro. Tulad niya, no? Sa elbow yan, di ba? Madaling practicing yan eh. Ayun, pasok! Nahihipan pa ata ng hangin. Tumawag kayo na albularyo! Ayan pa, oh, elbow jumper uli. Pasok na naman yan. Ayan pa, isa pang elbow jumper. Pasok na naman sa banga. Yung basketball kasi, mga tol, kung papraktisin mo dun sa isang spot, dun ka palagi titira, mas malaki yung chance gagaling ka rin dun sa spot na yun eh. Pero, ang dapat mas gamitin ni Westbrook, eto mga pa-boarding niya. Ang dami kong pinanood na laro ni Westbrook, mga tol. Dito na siguro yung pinaka-sure ball siya, dito sa pabanda. Tanda-tanda ko pa mga tol, nung bata pa ako, sabi ng tatay ko sa akin, pabandahin mo kasi mas sure ball yun. Actually, may katotohanan naman yun. Mas madali talaga pasyutin kapag pabanda. Layup mo nga, di ba? Pabanda rin eh. Lalo na yung mga angle ni Westbrook na yan, mga 45 degrees. Madali masterin yan mga tol. So kung nag-iisip kayo mag-upgrade ng skills nyo sa basketball, eto mga tol, ang masterin nyo. Mga isang linggo lang, puro ganyan yung gawin mo tira. Panigurado sa susunod na liga, magkakajowa ka na. Sa rebounding naman, pang-anim sa buong NBA at first sa lahat ng guards. Take note mga tol ha, sa top 20 na rebounder sa buong NBA, 18 doon, sentro at power forward. Tapos, si Westbrook pang-anim, si Papa Luka pang-20, o oh, diba? Yung maganda kasi kay Westbrook, kapag siya yung nakakuha ng defensive rebounds, diretso na yun sa fast break kasi siya na yung magbababa ng bola, diba? At kahit doon sa mga offensive rebounds, talaga masipag siya. Tapos, iba kasi yung stamina ni Westbrook mga tol. Sabi nga nina tropang Christian at Jenson, hindi mo masusukat yung stamina ni Westbrook na isang banta sa mga kalaban lalo na sa bilis. Totoo naman to eh. Remember sa Kuragi mga tol, energy at sipag lang sapat na eh. I will do my best! Sabi naman nina tropang Shy, siya yung tipo na player na kahit matalo at least binigay niya yung best niya. Kumbaga, hindi ka masasayangan doon sa pusta mo kahit matalo pa eh. Totoo rin to. Si Westbrook talagang sama na patot panabla palagi eh. Talagang makikita mo, binibigay niya palagi yung best niya kada laro. Ihi lang yung paingi eh. Kahit nga All-Star Game oh, si Westbrook lang ata yung nakikitong seryoso pa rin. All-Star Game na yon ha. Sabi naman nina tropang Jay, Curtisan, Warson at Martin, stat padder daw. Technically, slightly correct naman yan. Dahil doon sa mga ilang rebounds na parang inaagawan pa niya yung kakampi niya para siya yung makarebound, di ba? Pero hanggang doon lang naman. Tulad na sinabi ko kanina, pag si Westbrook kasi yung nakarebound, diretso na sa fast break yun eh, kasi siya na yung magbababa eh. So okay lang yun sa akin. Masipag pa rin naman siya rebound at yung mga points at assists naman, hindi mo naman madadaya yung mga stats na yun.
Sa free throw naman, kabado bet. Loob palagi dinadaga eh. Nasobrahan ata sa tikol. 64% na lang ngayon at lowest niya sa buong karir niya. Tikol pa more. Sa akin palagay, etong si Westbrook na actually ang number 1 sa triple-double sa NBA for a good reason naman. Talagang all-around kasi siya eh. All-around in a sense na kahit sa turnovers at budget selection kasama sa pagiging all-around niya. Si Westbrook yung parang jowa mo na marami magagandang katangian, di ba? Pero meron ding hindi magandang katangian at dapat mong tanggapin yun kagaya ng pagtanggap mo sa jowa mo walang kagana-gana. Siguro kung babalik sa akin si Westbrook para magpaturo ulit sa akin yan, ang isasuggest ko dyan, stay like Russell Westbrook pero be patient at boss bawasan ng konti yung mga tira na hindi siya effective. Kagaya doon sa 3 points at malalayong mid-range shots. Yung the best na Westbrook, yung pagiging competitor niya, yung hustle niya, at yung mga palagi siyang dumadrive. Siyempre, yung depensa, mas i-expect ngayon na dadrive siya palagi, pero meron naman siya mga decent na pull-up jumpers, kagaya doon sa elbow, di ba? At yung mga pabandang jumpers niya. Ang sabi ng iba, tumira ka ayon sa ibinibigay sa'yo ng depensa, pero para sa akin, hindi mo dapat payagan na ang depensa ang magdikta sa'yo kung anong dapat mong itira at saan ka dapat tumira. Kasi yung ibibigay sa inyo yung depensa kung saan ka hindi magaling. So work your way doon sa mga spots na magaling ka at doon mo dalasan tumira. Tayo na sa Sineskwela. Shoutout kay Gil T.H. Berhel Lablado, Taantan, Kaj Benjamin Meneses, Neil Christian Auman, Cendric Reyes, JC Leola, Paparazzi, Koreanang Hilaw, Lerico Liedo, Rodina Rapinan, Endon Gerwin R. Ronel, Bongbong Panot at Ronald Malpas, Zoe Gaming, Dip Dip Mabanta, Martin Loreto, Sheila Aguinaldo, Fernando Channel, Jake Alam, Dumalagay Lim, Lorna Sasuke, David Paul Misahon, Erdy Montefalco, Justin Simon, Taimo Green, Charles Prado, Botor Malcon Zeus, Dominic Miller, Adonis Perez, Ginard Dayok III, Hubert Binluan, Joel Lum, Just Lion, Elki Tecdita, Carlos Billy Lamsen, Aster Gamer, Nerf Suropia, Milbert Bas Ste, John Bonsalendres, AJAJ, Jason Rusria, Richmond Abrea, Erwin Balienta, Fernando Namaro, Remrem Repelona, Jomar, Samdig Nandise, Gigi Buot, Nit Antony Deonon, Mikel Kion TV, Elmer Mendiola, Chester Argoncillo, Jake Joker, Richard Kailo, at Leo Atasar. O ang baga, piso-piso pa nga istubig ng init ngayon. O kaya kahit like lang, pwede na rin yun. O yan mga tol, kita kits ulit tayo susunod na breakdown. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol.